Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po tayong dako ng mundo, mapapilipinas man po tayo or mapaibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na guys, ang ating mga kapwa OFW, mag-ingat po kayo kahit saan man bansa po kayo. Mag-ingat po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganun din po ang ating mga mami, mga daddy, ate, kuya, tito, tita, at lolo't lola. Mag-ingat po tayo dyan sa Pilipinas po dahil ang weather po natin sa Pilipinas, dahil kahit papasko na ay siya pa po ang mga tag-ulan, no? Maganda po ang maganda po ang ating kalusugan, di po ba? So, sa araw na ito ay wala po tayong ibang bibigyan ng kunting reaction, kundi ito ang mga memories na ginagawa ng ating mga langga, di po ba? Pero bago po tayo guys, pupunta sa kanilang mga video clips, no? Papunta sa kanilang mga video, nais ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang at Edna's Vlog and Kalingap Robin. Of course, our Ruel of Malalag and Richelle Morales Vlog. Huwag po natin guys sila kalimutan na huwag po tayo mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload, dahil sa hindi po natin pag-skip ng ads ay malaki po ang ating naiambag sa kanilang mga paglingap, di po ba? At syempre po, makisuyo na rin si Ate Yoli's Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel, Ate Yoli's Vlog. At paklik na rin po guys ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ng ating mga reaction ay ma-notify din po kayo. So, ano pa po ang gagawin natin? Let's go! Puntahan po natin guys ang kanilang video clips. Kita nyo naman ang ating video clips kung saan ay ang pagpunta nila ng Burnham Park. Di po ba? Yung bicycle po nila, nakakatawa guys dahil grabe, nag-moment ang ating dalawang langga, nag-moment po, no? Pero hindi po nila napapansin ang pag-moment dahil syempre ay yun pala ay ang sarap ng moment ng ating mga langga ni Ruel at ni Richelle. Yun pala ang kanilang tatay-tatayan na si Kuya Alex Vlog ay naninigas na guys ang binti sa kapadya. Di po ba? Kasi nakita naman natin guys, no, na-post na dyan ni Dodong Ruel sa kanya yatang FB page yung nagbabicycle sila, no, na yung sinakyan nila ay yan, sinasakyan nila pa Jack ay dalawa po ang magdo-drive, no? So, dahil po yun nga ay sabi na ditong dalawa ay magmo-moment muna tayo, at ang nakita natin, napaka-sweet nilangga, no? Na napaka-clingy ni nilangga kay
Dudong Ruel, dahil dito nakita talaga natin na walang katotohanan po na may tampuan yung dalawa, di po ba? Dahil yun nga, no, meron pa po, kahit dyan sila sa Baguio, no, bawat live ni Dudong Ruel ay may mga nagko-comment pa rin na nagtatampuan yung dalawa. Wala pong tampuan yung dalawa, nakita naman po natin, no, kung gaano sila ka-sweet, gaano sila kasaya, at talagang in-enjoy lang nila ang kanilang bakasyon dyan sa Baguio. Di po ba? At dito nga guys, nakita natin, no, na nang pumunta, sa first time ni Dodong pumunta ng Baguio, nakasama si na Kuya Bal. Nakita na, may nakapansin ba? At yun kasi ginawan din natin ng reaction. Napapansin natin guys na si Dodong ay tahimik, at talagang ang kabanding ni Dodong Ruel lang nasa Baguio ay si Ate Edna's vlog. Di po ba? Kung saan ay palagi magkasama nun si Ate Edna at si Dodong Ruel. Or Kalinga Pruel at saka si Kuya Bal. Di ba? Nagbabicycle, nagbicycle nun ang Kalinga Angels. Sina Kalinga Prab, si Dudong ay hindi po talaga nag-ride sa bicycle. Dahil syempre po, ma-out of place. Dahil masarap po ang mga experience na ganito, no? Nakasama mo ang mahal mo. Di ba ba? Dahil yan, nakita natin ngayon guys kung paano bumawi si Dudong, no? Bumawi si Dudong talaga dyan ng moment niya, no? Nakasama. At nakita natin na sobrang saya nilang ga Richelle. Sobrang saya ni Richelle. Ang experience nila dyan guys ay hindi po mababayaran ng pera. Di ba ba? Hindi mababayaran ng pera ang kasayahan nararamdaman nila bawat isa, kahit pa dito sa kanilang pag-cycle ay marami ding experience ang kapatid nilang ni Rochelle na si Juday, no? Nung walang iba ay si Hazel, maraming naging experience dyan si Hazel sa bicycle, no? Pero hindi po yun naramdaman ni Hazel ang mga ganon. Ang naramdaman po ay ang kasayahan, di po ba? At so dito tayo ay talagang nakita natin kung gaano talaga kasaya at genuine na pinakita ang totoo nilang kasayahan. Walang halong kaplastikan na kunwari nagsaya-sayahan lang, di po ba? So dito alam natin ito ang mga nakikita natin kasayahan nila ay ito po ay magiging kumbaga kupido, no? Parang pana ito sa mga puso ng mga negatibong tao na walang iba ay palagi mag-negative pa rin ng pag-comment tungkol sa kanila, di po ba? So, ang maari gawin natin tayo na nakaunawa sa kanilang nararamdamang dalawa ay tayo na rin po, no, pakiusap ni Ate Yoli's Vlog sa lahat po na nagmamahal sa mga langga, nagmamahal kay Richelle Morales Vlog at kay Ruel of Malalag. Pakiusap po, makita man po kayong may nagko-comment ng mga negatibo, kung saan man, no, na mga vlogger, ay huwag po tayo magbalik pambas sa kanila, no? Hayaan niyo po, huwag niyo pong i-bus, dahil yun nga, pakatandaan natin na sa bawat bus nila sa dalawa ay the more blessing to come, no, sa ating mga langga. The more blessed, the more binibless si Ruel at si Richelle. Di po ba? At ayun na nga, napupunta pa yung blessing sa mga kapatid or mga pinsan ni Richelle. Di po ba? Kaya mga kapatid ni Dudong Ruel ay nabibless na rin. Di po ba? Kaya tayo dito guys ay wala po tayong ibang gawin kundi magiging happy lang tayo, no? Magiging excuse me. So tayo dito guys, no, wala po tayong gagawing mga negatibo, wala po tayong i-comment na kahit saan man na negatibo, kundi magiging positive po tayong lahat, magiging happy po tayo. Kung saan ay nakikita natin happy yung dalawa, ay tayo maging happy na rin po, di po ba? Huwag po tayo magkipag-away sa comment section, sa kung kahit kanino man, dahil po ay nakikita nyo, no, dahil itong dalawa, si Richelle at si Ruel ay hindi po bumabalik ng pakikipag batuhan ng negative sa mga tao, kaya nandun po yung blessing sa kanila na pumupunta, na dumarating, di po ba? Dahil po totoo po ang kanilang pinapakita dito. Dito tuwang-tuwa tayo dito dahil nakita natin na sa kabila ng lahat na kapaguran ni Dodong Ruel sa kanyang pag-charity ay meron po silang natatamo na kasayahan, di po ba? Yun pa nga, nakita natin, overload, blessing silang lahat. Hindi lang si Dudong Ruel, hindi lang si Richelle, kundi pati po ang mga kasamahan nila ay overload,
blessing din po silang natatanggap. Di po ba? Kaya maraming maraming salamat, nagpapasalamat tayo sa lahat po ng mga nagmamahal na sponsor, lalong-lalo na nga dyan, no? Kay Tita Gina na nagmamahal po, tudo ang pagmamahal, tunay ang pagmamahal sa kanilang dalawa at iba pang mga sponsor. Nakita naman natin, guys. Nakita, palaging makita natin question, no, sa mga iba pang mga vlogger. Tinatanong bakit ang daming nagmamahal, no? Maraming nagmamahal sa kanila dahil po ay naging totoo lamang si Ruel at si Richelle sa mga tao. Nagiging totoo lamang sila sa kanilang mga sponsors, no? Ang tangi po ginagawa nila dito ay mapasaya lamang ang kanilang mga sponsors na nagmamahal sa kanila ay sinusuklian po na maging masaya sa nakikitang mga vlog sa kanila, di po ba? Kaya wala po tayong karapatan na bigyan pa po ng mga kung anong negatibo ang kanilang mga ginagawa, di ba, guys? Dahil wala po silang mga ginagawa na mali. Napakasaya po. Ayun nga, nakita ko nga, no, iba pa nga, mayroon pa nga nagko-comment na si Ruel at si Richelle, lalong kay Richelle, ay magiging modelo po, nagiging modelo sila sa mga kabataan, no, na kagaya ni Richelle, na young age niya, napakabata na na kanyang edad, no, sa pakabata niya ay nagawa niya mag-aral ng mabuti, naging high grade pa rin siya, with honor pa rin siya sa school, nagawa niya pa rin ang sumama sa mga pagbablog, pagcha-charity, and the same time ay nagawa din ang gawain sa loob ng bahay, di po ba? Dahil kaya nga ito po siya ay masabi natin na napakagandang example po sa mga kabataan. Hindi po yun ang kanilang ginagawa, kasi meron na naman tayo minsan, may nababasa tayong mga nagko-comment mo na example, maganda example po ba yan? Example na napakabata ay makipag-boyfriend. Hindi naman po yan boyfriend, di po ba? Kasi hindi niya pa nga sinagot at nanliligaw pa lamang dito si Ruel, no? So, dito sa kanila, ang kanilang kalagayan, ang kanilang katuyuan is bilang mag-best friend. Kung tayo ay talagang bukas ang pag-iisip natin, hindi natin in-entertain yung mga negative sa ating pag-iisip, hindi po natin magawa ng malisya po ang pagiging open nila sa isa't isa, ang makikita nating mga action nila. Ika nga sabi natin, no, palagi natin sinasabi na action is stronger than words, no? Action is louder than words, di po ba? Ayun ang lagi nating kasabihan, pero syempre nakita naman natin, guys, para sa akin, no, as a mother, no, na kasi may anak ako, may dalawa kong anak na babae na halos kasing edad po ni Ruel at ni Rochelle, no? At nakikita ko kung maganda kasi ang ganitong pinapakita sa mga magulang kung anong mga kanilang ginagawa, ay tayo po na magulang ay hindi po tayo mag-alangan o mag-iisip na kung anong ginagawa nila dahil nakikita po natin. So wala po tayo ditong maiisip na malisya sa kanilang ginagawa, no? Dahil yun nga ang nasabi na best friend, at hindi po nila dinideny, no, ni Ruel at ni Rochelle, lalong-lalo na si Dudong Ruel, hindi po dinideny na kumbaga sila ay nandun na nga ang mutual understanding nila, kumbaga ay nandun na, kasi lagi sinasabi ng mga iba na sinagot na, ayun na nga, nakita natin sa kanila na kumbaga sabi ni Ruel na level na lamang ang kulang sa kanila, di po ba? Pero syempre nandun po ang kanilang limit. Huwag po tayo magbigay ng malisya sa mga ganun, di po ba? Maging masaya na lang po tayo dahil syempre silang dalawa ay nagawa nila yun para sa mga pangarap nila. Si Ruel ay nagawa pong lahat ng pag-charity ay dahil po sa pangarap na sa kanyang pagbablog, sa kanyang mga revenue sa pagbablog ay yun po ay makatulong sa kanyang pamilya. At the same time, makatulong sa mga iba pang taong na kanyang binablog, di po ba? At syempre nandiyan nga, nandun na yung pangako na tutulungan niya silangga sa pag-aaral. Yun nga, hindi naman yung dininay nilangga na sinabi niya ni Richelle, na sinabi niya sa kanya ni Dudong na mag-focus lamang siya sa kanyang pag-aaral at si Dudong Ruel ang bahala sa kanilang future. Di po ba? So tayo dito, guys, maging masaya po tayo sa kanila, sa mga plano nila sa buhay nila. Huwag po tayo gagawa na kung ano pang mga negatibo or comparison kahit kanino pa, dahil hindi po nakipag-compete, no, si Dudong Ruel kahit kanino man.
no? Iyon ka nga, lagi nating ipakaisip yung palaging sinisigaw ng Team Kalingap, ni Kuya Bal, ni Kalingap Rab, na one Kalingap, one family po sila, no? Ika nga, iba-iba lang ang kanilang style pagbablog. Di po ba? Pero nandun po kung tayo ay mahal natin po ang mga ganitong klase, nagpapasalamat tayo na sila ay nakakatulong sa kapwa natin, mga mahirap. Suportahan po natin ang lahat. Suportahan din po natin kahit na si Kalingap Rab. Suportahan po natin si Kalingap Rab sa lahat po ng kanyang mga binablog, lalo na sa mga love team din ni Kalingap Rab. Dahil hindi po naman lingid sa atin. Ang ginagawa ni Kalingap Rab na pagla-love team ay para po yun makatulong lalo ang kanyang revenue sa mga pinapabahayan niya. Di po ba? Dahil hindi naman po lahat ng binablog na na binablog ay nagiging viral. So, nandun po ang kanilang pag gagawa ng pamaraanan, no? Para makadagdag revenue sa sarili nila at at least mayroon po silang huhugutin para doon pantulong sa mga tao. Ganun din po ang kinagawa ni Dudong Ruel. Nakita natin na pag nag-live sila ng kanilang moment dalawa nilangga, na kung pwede, pwede na rin nila ngayon i-private na para lang sa kanila. Pero syempre, alam po ng dalawa nilangga at ni Ruel na doon naging masaya ang kanilang mga sponsors. Nakikita silang masaya. Kaya sana tayo po ay magiging positive po tayo dito. Huwag po tayo mag-negative palagi sa kanilang dalawa. Di po ba? So, thank you so much guys. Maraming salamat po. Muli ay magpapaalam muli si Ate Yoli. Hinahabilin muli at sinasabi ko, palagi kong sinasabi na mag-ingat po tayo mga kapwa ko OFW. Saan mang bansa po kayo, mag-ingat po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin. Di po ba? So, thank you so much and God bless everyone. See you on my next upload, guys. Bye!